Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang ininigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya ay ang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay gunitay natin si San Antonio de Padua, isang Pransiskano na pare at pantas ng simbahan. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasino ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, tayo ay dapat magpahayag ng ating pagiging Kristiyano na may kabuluhan, parang isang asin na nagbigay lasa at parang isang ilaw na dapat magbigay liwanag sa ating kapwa. Ngunit sa mga sandali na tayo, dahil sa ating kahinaan at karupukan, ay nagkasala. Dumalog po tayo sa mga Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio de Padua bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masunda namin ang ulirang paumuhay, madama nawa namin ang iyong saklulo sa kagipitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din naman ang salita ko sa inyo, ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikalulahati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin.
tinatakan niya kami na pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong turo, yay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay ng dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin, at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawaing lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag nang kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ang alat ng asin, paano pang mapapanauli ang alat na ito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon, ginugunita natin ang isang OFM o isang Pransiskano na matanyag na santo, si San Antonio de Padua. At siya ay nakilala sa kanyang katapatan. Sa atin pong unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa kanyang panungsulat sa taga-Corinto, unang kapitulo, versikulo 18 hanggang 22, na dapat magiging matapat tayo na hindi tayo mag-alinlangan na oo at hindi, bagkos upo ang dapat nating ipahayag sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ayon pa sa Salmo 118, tatanglaw ang Diyos sa lahat ng mga may pusong buong-buo para sa Kanya. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ngayon, ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 13 hanggang 16, itong pagiging matapat at buo sa ating pananalig, sa ating pagpapahayag ng ating buhay panampalataya ay kagaya ng asin at ilaw. Alamin natin ang asin ay siyang panglasa. At hindi lang panglasa, ito rin ay magpapriska o diri kaya magpapatagal na pagkabulok sa mga ulam gaya ng isda o ng karni. Ito rin ay ginagamit para sa ilaw. At ang asin ay napakahalaga na bahagi sa panahon ng Roman Empire at panahon ng ating Panginoong Hesus nung sinasakop ang Israel ng Roman Empire. Kaya nga, ang prime commodity ay asin. Kaya, ang mga ipinapahayag na pagsahod ay tinatawag na salarium mula sa salitang sal, asin, na naging English din ng salary, na nababatay ang sahod o ang ibigay sa isang tao sa pamamagitan ng asin. At dahil dito, ang sinasabi sa ating Ebanghelyo, gaya ng asin na mahalaga sa buhay, nagbigay lasa, ganun din dapat ang ating paging Kristiyano na sa katapatan natin at pag-ibig sa Diyos. Tayo ay magpahayag ng tunay na pagsasaksi na may saysay, na may lasa, na may kulay, na may sigla. Kaya, para tayong isang ilaw na hindi naitago, pagkos nilagay sa tamang panglagyan upang masilayan at mabigyang ilaw ang lahat. Ang ating buhay dapat din na tayo'y magpahayag kay Kristo. Sapagkat nung tayo binyagan, nabinyagan tayo sa pangalan ni Kristo, kaya nga tayo tinatawag na Kristiyano. Hindi lang tayo imahin at larawan ng Diyos, ayon sa Genesis Kapitulo 1, verso 26, tayo ay Kristiyano. At dahil dito, ipahayag din, at dapat din natin ipahayag ang ating pagiging Kristo sa bawat isa. Na ibig sabihin ng paging Kristo, tayo ay una sa lahat magpahayag ng pag-ibig sapagkat iyon ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 12, nagbibigay ako sa inyo ng panibagong kautos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pangalawa, sa paging Kristiyano, tayo ay handang makipagkapwa-tao at gagawa ng mabuti. Nung nakita ng Panginoon ang mga tao na gutom, 5,000 katao,
mahirap pakainin. Pero sa kakarampot na lima na tinapay at longisda, dahil sa kanyang pagtugon sa pangilangan ng tao, ay kanyang napakain ito. At gumawa rin siya ng paraan ng lahat na may mga kapansanan, may sakit, o dili kaya kung ano man ang kalagayan ng kanyang buhay, ay kanya pong pinagaling, kanya pong pinalayas ang mga demonyo, kanya pong binuhay ang patay. Siya ay nagpapahayag na gagawa ng mabuti sapagkat matapat siya sa pagtugon at sa pagsunod sa misyon na mula sa Diyos na Ama na nagpadala sa kanya. Binigkas siya na salita para sa atin upang may pahayag sa atin ang mabuting balita. Dapat rin tayo na hindi lang gagawa ng mabuti, magpahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Iyon ang pagiging Kristiyano. At kung tayo ay laging nakasindi sa ating mga puso ng ating pananalig at panampalataya sa Diyos, dahil ang ating pag-ibig sa Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao, ganyan ang pagmamahal sa ating sarili, ang Kristo na dapat nating maipahayag sa ating buhay ay napahayag dahil ikaw ay nagmamahal, gumagawa ng mabuti at tumutulong sa kailangan ng tulong. Naway, ganun din ang ating pag-ibig sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manangin tayo sa Diyos ang Ama na liwanag upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan, naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat na naghahangad ng katotohanan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at diwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, niling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin. Nang sa gayon, kanilang purihin ang iyong kabutihan. Niling namin ito sa pangalan ni Kristong. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo.
handog namin sa iyo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ay batido pa ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng panampalatayang lugusang sumikat kay San Antonio de Padua para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ng kay aming pasalamatan sa pangitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Antonio ay pinarangalan sa buhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay niyayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa flying kailang iukol kaysa ng sambayan dito ay nagtitipon. Kaya kaysa na manghelisi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu kayong banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at nalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at nanarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanusin, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Antonio de Padua, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tila'y sulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly.
Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn. Record si staff ng parokya para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobina Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista at sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng Novena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng Misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ang pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio de Padua upang malaginawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamta naming iyong mga idinulot sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarsiya o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng Labanan Itim na Sinim ng Quiapo kayo managnay sa mitan ng iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagparaan kayo ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Ang pagpapala ng Pong Isus Nazareno ay laging sumayin niyo. Pabaon po sa misang ito. Kagaya ni San Antonio de Padua na matapat sa Diyos. Kaya kung tayo manalangin sa Kanya, sa mga nawawala ay ating makamtan, tayo rin dapat ay maging ilaw at gaya ng isang asin, magbigay panlasa sa buhay panampalataya upang tayo maging matapat sa pagsasaksi sa ating buhay pananampalataya sa Diyos.
Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pulusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanilaing katugunan, tanggapin ang kasagutan ng loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng binisyon ito naway maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.